Lahat naman ay nangangarap ng isang masaganang retirement. But not everybody is saving or investing for that pangarap na retirement. Kamusta mga kaibigan at welcome sa ating channel na kung saan palaguin natin ang pisong pinaghirapan. Kung ikaw ay 20 years old ngayon, magkasing edad lang tayo, malamang feeling mo, bakit parang iisipin mo na kaagad ang retirement? Parang ang layo-layo pa nun, di ba? Of course, ang nasa isip ngayon, enjoy life muna. Saka na yung mga retirement na yan. Alam mo, my dear friend, maling mindset yan. Kasi, even if you just started to earn a living now, and retirement is 40 years away pa, sobrang magiging regret mo yan kapag ka hindi mo agad masimulan ngayon ang pagpaplano for your retirement. Kaya naman, ito yung mga hakbang na kailangan mo lang gawin para you can enjoy your golden years to the fullest. Unang hakbang na gagawin mo ay magsimula ka ng magtabi ng 10% ng iyong income para sa iyong retirement. Maaari mong ilagay sa alkansya muna, 'di ba? Pero syempre, maganda din na sa tamang financial instrument mo na ito kaagad, maitago para mag-grow. If you are in your 20s, you should save 10% for your retirement. Ngayon, kung ikaw ay 40s na, that number should be 30%. Kung hindi mo afford pa na mag-ipon ng 10% ngayon, magsimula ka muna sa 2%, tapos every month, nagdadagdagan mo ng 1% hanggang sa magiging 10% na, and eventually, mas madami pa yung maitatabi mo for your retirement. Pangalawang hakbang ay simulan mo na agad ngayon. As in, right now. Remember, the best personal finance strategy ay yung pay yourself first. Saving for retirement counts as paying yourself. And you should start right now. No matter how much, di ba? Hindi naman ibig sabihin na kailangan malaki agad. It doesn't matter. Dahil the sooner you start saving and investing, the easier it is on your budget. At dahil binabayaran mo ng maaga ang sarili mo ngayon, the less you have to save because you have time on your side. Kaya nga, di ba, kung ikaw ay 20 years old at sinisimulan mo na magbayad sa sarili mo for your retirement, aba, so hindi ka na maghahabol. Dahil if you don't start as soon as you can, you're going to have to work extra years to make up for the amount you missed out. Or you will go even more aggressive with your investment just to catch up. If you follow the minus 10 rule, the older you are, the more you have to save for retirement. So start contributing small amounts to your retirement fund now, and let the magic of compound interest do the rest of the work for you. Pangatlong hakbang, if you're not making a lot of money yet, focus ka sa iyong earning potential. So halimbawa, katulad mo ngayon na ikaw ay nagtatrabaho, so you can make a side income, di ba? So marami namang paraan dyan. Para at least yung kinikita mo sa iyong trabaho, lalo na kung nagsisimula ka pa lang, di ba? Dahil kakatrabaho mo pa, 20 years old ka pa lang, so maaari kang magsimula din ng on the side para at least sabay. Meron kang naiipon na pera from your employment income at meron ka ding naiipon na pera from your side income. At ang number 4 na hakbang ay mag-invest aggressively. The younger you are, the more aggressive you can afford to be with your investments to maximize gains. And the more you should have invested paper assets, di ba, para at least mag-grow yung iyong pera. Retirement savers in their 20s should have 80 to 100% of their portfolio invested sa equities. Dahil bakit? Dahil doon sa equities, katulad ng mga mutual funds or mga stock market, kumbaga,
advantage kasi sa'yo. Dahil bata ka, yung time ang kaibigan mo. At number 5 na hakbang ay iset up mo ang automatic investment mo for your retirement. Ibig sabihin, hindi mo kailangang pag-isipan na mag-invest ba ako ngayon for my retirement? Ngayong buwan ba na ito ay maglalagay ako? Dapat palagi kang naglalagay doon. Para, ibig sabihin, nagdidilig ka doon para pagdating ng panahon, eh, tumutubo yung itinanim mo na savings or investment para sa iyong retirement. So, maaari mong gawin, eh, ikalat mo din yung financial investments na pinag-iipunan mo solely for the purpose of your retirement. Kumbaga, gawin mo ding diversified yung portfolio mo. At doon sa iyong pag-i-invest na ginawa mong automated, kumbaga, meron kang na-set up na amount na talagang ini-invest mo palagi doon sa iyong napiling financial vehicle. Kaya nga, ikaw ang mag-decide kung magkano. Halimbawa, pwede mong iset up yan sa iyong bank account, di ba? Meron kasi katulad sa mutual fund na mag-auto-debit galing sa iyong bank account. So, maaari mo yung gawin para at least wala kang ma-miss out na buwan na hindi ka nakapaghulog, nakapagdagdag doon sa investment mo. Number 6 na hakbang ay you have to make allowances for your health. Because health concerns will be one of the biggest financial issues when you retire. Your healthy retirement fund could go up in smoke in no time if you end up needing expensive medical care in your retirement years. That's why you need to protect your investments. Kasi mahirap naman na nag-i-invest ka tapos makagagamit lang dahil lang sa pagkakamali na hindi ka nakakuha ng iyong sariling healthcare account. To make sure na hindi maubos yung pera na nilalaan mo for your retirement dahil lang sa isang sakit, you need to get yourself a Kaiser long-term healthcare na maaring makatulong sa'yo for you to have a peaceful retirement. Dahil with your Kaiser Ultimate Health Builder, makapagsimula ka ng makapag-build ng iyong solid financial foundation because may feature ito ng long-term healthcare na maaari mong maggamit beyond 65 or 70 years old or even mag-reach ka ng 100 years old basta merong fund yung account mo. And with this Kaiser long-term healthcare, you are covered with insurance at even doon pagdating ng katandaan, kung ikaw ay ipiliin ang settlement options na meron pa rin insurance, pwede rin yun. And with your Kaiser saving plan, meron ka ding family assistance service. And hindi ka lang basta-basta nagbabayad ng pera for your healthcare dito sa Kaiser saving mo, yung pera na binabayad mo ay mag-earn din ng interest starting on the 8th year. That's why with this Kaiser saving plan, talagang meron ka ng healthcare, meron ka ng insurance, at may investment ka pa. At number 7 na hakbang, you have to shop around where you want to invest your money for your retirement. Kaya nga ngayon na bata ka pa, may panahon ka na maaari mong gamitin para at least masimulan mo siya ng mas maaga. So maaari mong pagpilian, di ba, makapag-invest ka sa mga blue chip companies through direct stocks or through mutual funds. And you will have also amount of your retirement money na nakalagay sa iyong Kaiser saving plan or sa Most 18. So ang mahalaga, you can imagine now and you will be excited for that golden years na hindi mo iisipin saan ka kukuha ng pera dahil napaghandaan mo na. So talagang magkakaroon ka ng happy retirement and you will have that prosperous or golden years na talaga namang may peace of mind ka at may pera. I hope you find this video informative. If you do, kindly share this video to your families and friends para kung halimbawa, mga bagets pa yan, kakasimula pa lang magtrabaho, mag-earn ng pera, aba, mapaghandaan na nila ang kanilang mga golden years. At kung nais mo pang matuto ng proper way of investing or ng financial education, maaari kitang turuan o matin ka lang sa ating free live webinar via Zoom, everyday, 8:30 p.m. Philippine time po yan. Mag-message ka lang sa ating Facebook Messenger para mabigyan kita ng detalye. Or maaari mo kaagad na mapanood, mapag-aralan at maintindihan ang recorded webinar na ang link ay nasa description box
below. And of course, don't forget to grab a free copy of this book at my website at www.gisaal.net. At syempre, huwag mo ding kalimutang mag-subscribe, share, and like this video. Patunugin mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga bagong video lessons natin dito sa ating channel. Oh, and by the way guys, marami na tayong mga video lessons na maaari ninyong mapanood, mapag-aralan para madagdagan pa ang inyong kaalaman. Kaya naman, tandaan mo ito kaibigan, the key to retiring rich is to start early and invest aggressively. Ako po muli, si G. Isaal, na palaging magpapalala sa inyo to live, love, invest. God bless everyone, and always remember, God loves you.